kabila ng mga kontrobersiya at patuloy na pagpapahayag laban sa kanya, hindi nagpapatinag si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang liderato. Patuloy pa rin ang kanyang administrasyon sa pagharap ng mga hamon sa bansa. Ngamakailan lang huling binatiko si Duterte sa pagkakaroon ng mga aligasyon laban sa kanyang mga gawain. Ngunit hindi ito naapektuhan sa kanyang determinasyon na ipagpatuloy ang kanyang mga layunin para sa bansa. Sa kabila ng mga pagbabanta at negatibong komento laban sa kanya, nananatiling matatag ang dating Pangulo at patuloy na pinaninindigan ang kanyang mga desisyon para sa ikakaunlad ng Pilipinas. Bukod dito, ang mga balakid at mga hamon sa seguridad ng bansa ay patuloy na sinusubukan ng administrasyon sa pamamagitan ng pagtutok sa mga estratehiya sa seguridad at diplomasya. Sa gitna ng mga kontrobersiya at mga banta sa seguridad, hindi maitatanggi ang papel ng mga pinuno at leader sa pagpatibay ng bansa. Ang patuloy na paninindigan at determinasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kasama ng anak nito na si Vice Presidente Inday Zara ay patuloy na ang Pilipinas ay handang harapin ang anumang hamon sa hinaharap. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutuga. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangon Pinas. Ito po, breaking news. Si former President Rodrigo Roa Duterte, siya na po ang administrator ng lahat na properties ni Pastor Kibuloy at ang Kingdom of Jesus Christ Church na kanyang itinatag. Ngayon lang po, umaga, in-announce ng SMNI, online news. Okay. Bakit nagkaganyan? Ipapaliwanag ko mamaya yung detalya, no? Ito, yung mga gustong makatikim ng dark chocolate, may stock po tayo darating ngayong Martes. So mag-order na kayo, first come, first serve. Ito po yung kontakin nyo na number. Yan, 0916-900-0997. Napakasarap po, pure organic kakao or tablia. Okay, so bakit biglaan ito, ha? Ako hindi ko inaasahan na si Tatay Digong gagawing administrator. Bago lang ano eh, bagong nag-vlog si Fair Lady Marlica na ang ari-arian ni Pastor Kibuloy, Kingdom of Jesus Christ, plinaplano na samsamin ng gobyerno ng Malacañang. 3 days ago, kukunin lahat ang mga properties. So, ito, biglaan na, okay, Digong, in charge ka na, sa iyo na yan. So, Tommy, this is a wise move. Kasi, kung sasamsamin ng gobyerno, eto si Tatay Digong, makakalaban nila, abogado yan. Matinik, marok. Paano nila makukuha? Okay. So, yan po ang nakikita kong isang dahilan bakit isinefty ni Pastor Kibuloy and the whole leadership ng members ng KOJC na administrator si PRRT. Dito nyo rin makikita yung tiwala ni Pastor Kibuloy kay PRRD at saka yung samahan nila para silang magkapatid. So, to me, that's wise move. Okay, another reason, ano? Yung mas malalim na reason. Doon po sa Amerika, ito na po yung development. Ang mga huwes sa California nag-utos na i-unseal yung warrant of arrest ni Pastor Kibuloy. Noong November of 2021, ang grand jury nagbigay ng indictment decision o inindict, may probable cause yung mga charges kay Kibuloy.
Kaya lang yung indictment, nakasubre, nakatago. Doon pala sa sobre na yun, envelope, nandun na yung warrant of arrest. So, I think kahapon lang, inopen na yung envelope at yun na, na sa publiko na ang warrant of arrest. Ibig sabihin ito, mga kaibigan, determinado na talaga ang US government na kukunin si Pastor Kibuloy. So, ang susunod na mangyayari yan, dahil nilabas na yung warrant of arrest eh, ang US government mag-request na ng extradition yung Philippine government, extradite o ita-turn over si Pastor Kibuloy sa US government for trial. Yun po. Meron pong extradition treaty ang Pilipinas at ang US. So, ang normal na proseso dyan, US, pag nagpadala ng extradition request, ang Department of Foreign Affairs muna ang mag-evaluate. Ang titignan is, yun bang offense committed by Pastor Kibuloy sa US is punishable under Philippine laws? So, to me, the answer is yes. Kasi, child abuse and human trafficking. Parehas yung ikinaso sa Pilipinas. Parehas na kaso. So, applicable sa Philippine laws. Tapos, yung kaso ba na yan is punishable imprisonment more than 1 year? Yes. So, mag-apply yung extradition request, pupwede, papasa. So ang Department of Foreign Affairs, dahil pasado nga yan na, magre-request na sa DOJ para ang DOJ nang mag-conduct ng proceedings para ma-turn over, ma-extradite si Pastor Kibuloy, dadalhin sa US. Ganun po ang proseso. But ito, meron ding sitwasyon. Kasi na-filean na ng kaso ng DOJ si Pastor Kibuloy dito sa Pilipinas bago lang. So sa Davao, child abuse sa Davao, sa Pasig City, human trafficking. Na-file na. So ang Philippine government, dalawang opsyon niya. Dahil may kaso dito sa Pilipinas, ang first option ng Philippine government, i-deny niya yung extradition request at i-prosecute muna, tapusin muna yung kaso sa Pilipinas. Yun ang isang option. But sa tingin ko, hindi. Second option is, ipagpaliban ang prosecution o trial ni Pastor Kibuloy sa Pilipinas at uunahin yung extradition request. Ibig sabihin, i-turn over ng Philippine government si Pastor Kibuloy sa US court o trial. Then, bahala kung anong resulta doon. Later on, pwedeng i-trial o i-prosecute pa rin si Pastor Kibuloy sa Pilipinas. Ganun po ang mga kaganapan. So, hintayin natin ano ang mangyayari. Pangatlo pa. Sa Senado, hinihintay din natin anong mangyayari sa Senado. Yung move ni Senator Hontiveros na i-cite in contempt si Pastor Kibuloy dahil hindi siya nag-attend ng Senate hearing. Okay, so mabuti na lang, nandyan si Senator Padilla. Sana magtagumpay si Senator Padilla na makakuha ng walong senator na mag-block o mag-cancel, magpawalang bisa sa cite and contempt move ni Senator Hontiveros. So, grabe ang kinakaharap ngayon ni Pastor Kibuloy. Okay? So, hindi ko kilala masyado si Pastor Kibuloy. Hindi man ako member ng KOJC. Hindi ko pa siya na-meet ng personal.
But nakikisimpatya ako sa nangyayari sa kanila. I mean kanila, yung grupo nila, yung SMNI as a network. Ang laking tulong sa ating bansa, yung all-out support nila sa laban kontra komunista. Tapos ngayon, ipinasara. Sayang na sayang. Kung sino pa yung network na tumutulong sa bansa, yun pa ang ipinasara. Okay. Personally, si Pastor Kibuloy, malaking tulong sa mga Duterte. Naging presidente si Mayor Duterte dahil sa malaking tulong ni Tatay Digong. And ako, Tatay Digong is one of the best presidents we ever had. Kaya nasasayangan ako. Ano ba ang kasalanan ni Pastor Kibuloy? Bakit siya pinag-iinitan ng US? Eh, yun na, yung closeness niya kay PRRD. Yan ang nakikita ko. Opinion ko lang ito. Kasi nanalo si PRRD dahil maraming bagay. Dahil ano, kailang ang isang rason is tumulong si Pastor Kibuloy. So nung umupo na si PRRD, yon na alarma ang US dahil anti-US si PRRD at kumiling siya, pumabor siya sa China. So, yun. Nakikita ko, US government gusto nilang pahirapan si PRRD at saka si Pastor Kibuloy. Yun ang kasalanan niya. So, anyway, ganyan po ang hustisya sa mundong ito. Kung minsan, hindi mo maasahan eh. It's an incomplete justice system sa mundo. But there is divine justice. Ano yung divine justice? Yung hustisya ng Diyos. Kasi God is a God of justice. Tayo, mga tao, posibleng maka-experience tayo ng pang-aapi injustice. Hindi po perpekto ang mundong ito. Nandyan talaga yung mga kalokohan. So kung biktima man kayo ng injustice, human injustice, huwag kayong mawala ng pag-asa kasi may divine justice. Ang Diyos ang final na maghukom sa ating lahat. Sa Biblia, mayroon yung Great White Throne Judgment. Think Revelation chapter 20 or 21. Mayroon na. Lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. So, dalawang libro ang basihan doon. Mayroong Book of Works and Book of Life. Sa Book of Works, nandun lahat yung mga ginawa nating kamalian. Good or bad. So, basing from the Book of Works, lahat tayo guilty. Dahil guilty tayo, sinner, preso kung dito. Kailang doon na sa langit, impyerno. Ako, impyerno ako. Based on my works, yung mga kasalanan ko na i-record lang doon. Kailang mayroong Book of Life. Anong nakasulat sa Book of Life? Sabi doon, if anyone's name is not written in the Book of Life, he will be thrown into the lake of fire. Lake of fire yung impyerno. So ako, makanas, Book of Life, makasalanan yan. Itapon sa impyerno. But mamaya, tignan nyo sa Book of Life. Tignan nila, wow, ang pangalan ko nakasulat sa Book of Life. Paano? Eh, dahil ABC. Ulitin ko yung ABC, yung gospel, yung ebanghelyo, good news ng Panginoon. A, I accepted that I am a sinner. Nag-plead guilty ako. Parang korte din. Pag mag-plead guilty ka dyan, yung sentensya mo, pwedeng mapababaan, gumaan. O, nag-plead guilty na ako dahil I am a sinner. B, I believe. Naniwala ko na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng kasalanan. Tinanggap ko na yung forgiveness, pardon, o presidential, ano ba yun, pardon. Tinanggap ko. O dahil tinanggap ko, paparusahan pa ba ko? Pinardon ako ng presidente in the same manner. I surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Hindi na ako paparusahan. Kasi ang parusa ko, tinanggap na ni Panginoong Hesus sa krus. Bayad na. Ganun po. Kaya naisulat na ang aking pangalan sa Book of Life. Kaya sa judgment, wala na.
Langit na ako, hindi na ako maimpyerno. Sana mag-ABC na rin kayo. Yeah.
pakinggan ng mga namumuno sa bansang ito. Nasuktulan na ang nararamdaman na hinagpis sa tinanakit ng sambayanang Pilipino. Sa susunod na mga araw, 10,000 pamilya ng mga magsasaka at manggagawang bukid ang mawawalan ng trabaho at kabuhayan sa Batangas. 50,000 na pamilya, 50,000 na mga pamilya ang babawian ng lupa ng Department of Agrarian Reform ng gobyerno mismo sa Nasugbo, Batangas, sa Hacienda Rojas. Ano na ang nangyayari sa bansang ito, Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Sa ganitong sumasambulat at sumasabo na uri ng krisis pang-ekonomiya at panglipunan na kailanman ay hindi natin inaasahan na ito ay muling mananumbalik bilang isang silakbo ng pwedeng sumabo na bulkan ng krisis sa ating bansa. Nasaan ang Pangulo? Nasaan ang gobyerno? Nasaan ang mga hambog na tambaluslos para lutasin ito? Sa pabaya at walang damdamin na uri ng pamumuno ni Bongbong Marcos Jr. pagdating sa totoo at mga tunay na isyu at suliranin ng mamamayan. Mahigit kumulang kanina lamang inilabas ng Philippine Statistics Authority 3 milyong Pilipino ang walang trabaho. Mahigit 6 milyon ang underemployed at ang presyo ng bigas 15-year high sa ilalim ni Bongbong Marcos Jr. Ano na bayan ko ang kalagayan ito? Dito, nararamdaman ko at nakikita ko ang dilim ng kinabukasan na inyong kakaharapin. 3, 4, 5 man ang kurso na tatapusin ninyo sapagkat lumalala at tumitindi ang siklo ng krisis ng lipunan na pinapalala ng bulok at inutil na klase ng